Hello guys! Kain tayo! Ako lang mag-isa dito sa bahay, kaya wala akong naisip gawin. Hindi kakain together with you, share. Kain tara, kain tayo. Ay, yung aking dinner pala ngayon guys is, ano lang siya, patatas, boiled, saka, ano to? Kalabasa, saka kamatis, saka soup. Yung soup ko na, ano siya, jetqua, baboy, saka salted egg. Ewan ko kung kaya kong ubusin to, kasi ano, ako lang mag-isa. Kasi sabi nga nila, pag mag-isa ka daw kumain, wala kang kasama, eh, hindi raw magana. Tingnan natin kung maubos. Hindi siya ganda, kasi ako ay kaliwete. So, mas comfortable akong kumain pag nag-ano ako, yung kaliwa, yung ginagamit ko pag ako nag-chopstick. Hindi kasi ako marunong masyado pag naka-left, naka-right hand. Ewan ko ba't ganun? Tingnan mo, mahirap. Pero nakaya ko din kahit papaano. Ang lungkot pa pag ano ka lang, pag mag-isa ka sa bahay, no? Boring. Wala kang magagawa. At saka wala kang ginagawa. Kasi wala namang mga tao dito. Hindi ka naman makatulog. Ang dami ka naman iniisip. Kaya kain na lang tayo. Tamatis. Wala kasi akong ano. Ayoko magsayang na kasi pag magsayang ako, ako lang naman mag-isa, hindi ko naman maubos. Kaya anong ginawa ko, nag-ano na lang ako ng patatas, saka ng kalabasa, at saka yung kamatis na tuko. Kamatis! Kamatis na maitlog. Pero na siya matamis. Niluto ko siya kagabi, ininit ko lang. Tamad na kasi ako magluto. Ganyan talaga ako guys pag kumakain mag-isa, tahimik. Kaya hindi ako sanay makipagkwentuhan habang kumakain. Kaya tahimik lang yung kainan. Saka hindi naman ako marunong makipag-chismisa. Sino ba yung chismis ko? Wala naman. Masarap pala yung ano, yung patatas. Kaya ganito na palagi yung kinakain ko, yung ano, patatas, yung boiled, wag kayong ano, yung deep fry, yung mga pinipray ko kasi nahihilo ako pag masyadong ano, namamantika. Tumatanda na kasi kaya ano, pag medyo mamantikaan yung kinakain, parang hindi na maganda yung pakiramdam ko. Pero dati nung bata ako, nako. Kahit araw-araw, budbura naman ng mantika sa asin yung kanin ko. Kulang pa sa akin. Ubus talaga yan. Okay. Mantik na ako nahulog sa ano. Sa upuan ko. Na-overcook yung aking kalabasa kaya sobrang... sobrang lambot. Ayan, basag-basag na siya. Pero mas bet ko tong ano, tong kamatis. Ewan ko, ba't nasarapan ako sa kamatis?
Tulungan naman yun. Yung soup ko kahapon, pato yung ninit lang kasi tamad na ako magluto. Paborito ko din ito, masarap siya. Paso medyo, medyo high in cholesterol. High blood pa naman ako. Diyos ko. Kasi meron siyang dalawang, nilagyan siya kasi ng ano, ng salty egg. Pero masarap talaga siya. Hirap pag hinahay pa, ano na, no? Pag tumatanda na, no? Hinahay blood. Kasi ano yun, tumatanda na eh, 45 na kasi. Kaya, nasa lahi talaga namin yung may, ano? Nasa lahi talaga namin yung may high blood. Ay naku, iwan ko yung mga kuya ko at ate, iwan ko lang sa kanila. Kung may high blood. May high blood din ako, may high blood din yung asawa ko, ano ba yan? Pareho kami yung high blood. Kawawa naman kami. Di bali, matanda na. Mag-ingat lang tayo. Parang hindi tayo takihin. Nakakabingay pala pag mag-isa na. Bagal talaga akong kumain, guys. Alam nyo. Kasi, kasama ko yung mga, ano, yung mga, mga friend ko. Kumakain kami noon dapat sa, ano, sa labas. Sa may, Yoshinoya ba yun? Sa Yoshinoya, oo. Kasi, ano, dami-daming mga tao na naghintay ng table. Kasi, punong-puno. Eh, yung inuupuan namin kasi binabantayan ng iba na gustong sumunod na makiupo rin pag nakatapos kami. Eh, doon talaga sila nagabang kasi nakikita nila yung kumakain ng mga kasama ko. Eh, lahat ay patapos na. Pero ako yung sa dulo, dami ko pang pagkain nila naubos. Eh, nakakahiya naman. Dami-dami pa naman namin. Ilan ba kami? Yung buong mahabang mesa, puno namin. Nahihiya naman sila na ano, matumigil dyan sa may table na habang madaming naghihintay ng mga customer na makikain din, makiupo din sa table. Abo, Diyos ko, nahirapan ako sa kakaano ng bibilis niyang kumain. Ako ang tagal. Kaya yung ginawa nila, lumabas sila ng Yoshinoya. Ako ang hinintay nilang kumain, nandun ako, naiwan pa ako sa loob, sige. Bahala sila, nandun sila sa labas, ako nasa loob pa kumakain pa. Pero, ang ginagawa namin ngayon, pag sa, nasa restaurant kami kakain, nabawa na sa Fairwood, sa Yoshinoya, ang ginagawa namin, tinitake out namin, kasi alam nila mabagal ako kumain. Ewan ko ba't ganun? Naiinis sila sa akin. Siguro yun sa kanila pagkamain sila, no? Nilulunok na lang siguro nila kagad-agad, kaya ang bilis nila makatapos kumain. Ako naman eh, ngunungoy ako talaga. Kaya mabagal ko kumain. Hirap pa yung maglunok ng pagkain, hindi mo pa nang ano, nang may ewan sa mga kasama kong yun. Diba? Hirap manok pag malaki. Hirap lumanok naman. Expert na ako mag-chopstick. Grabe. Basta ano lang, kaliwa lang.
Swerte ako ng tinidor. Kahit kaliwa o kanan. Joke lang. Sarap na kumalos. Ibang style to na pagluluto. Yung Chinese style. Medyo manamayos na may siya na maalat-alat. Niluto ko siya kagabi. Eh, may sobray. Alam ko na aalis sila ngayong araw. Kaya, tinabi ko na. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung sabi nila yung wag di pwedeng eh. Itong balikat ko. Oh my God. Alam ko talaga mataas yung aking blood pressure basta masakit yung dito ko. Pag masakit yung dito ko, alam mo talaga taas ng ano ko ng dugo ko. Taas ng aking blood pressure. Ayoko pa naman yung palagi umiinom ng gamot. Ay, ewan ko pa. Diyos ko. Sakit. Pero pag ano, pag alam ko naman na normal yung BP ko, eh, saan na siya? Wala ko na lang naman sakit dito. Kasi yan yung ano, yan yung sign na pag mataas yung tugo, oh, masakit dito. Nangangalay dito, oh. Ah, nangangalay dito. Pero hindi alata na may high blood ako, no? Eh, hindi siya obvious. Wala iba na pag sinabi ko. Pero nararamdaman ko talaga. Kasi dati, na-discover ko lang siya na mataas yung aking, meron akong high blood nung magpabunot sana ako ng ano, nagpunta ako sa dentista, magpabunot sana ako. Kasi, dalawang tao ko na pinagtitiis yan itong dito. Eh, nung umuwi ako, chinek muna ng doktor, ng dentista yung aking blood pressure, ayun, taas, ayun. Ayaw niya akong bunutan kasi, ayaw niya kasi gusto niya pababain mo na yung aking pressure. Eh, kailangan na bumalik pa ako ulit doon kinabukasan. Kaya doon na lang sa ospital. Eh, bumaba na rin kasi, syempre, binigyan ako ng gamot para bumaba yung aking blood pressure. Pero nagulat ako. Parang hindi ko ma-imagine. Parang hindi ako makapaniwala na pati ako meron akong ganun. Ay, Diyos ko. Okay lang kasi ano. Matanda na rin naman ako kasi kaya. Normal lang na magkakaroon ng high blood o kaya diabetes o kaya kidney. Pero huwag sana yung ganun kalala. Eh kasi yung mga kasamahan ko dito, nagugulat na nga lang ako. 42 years old lang sila. Eh, na-stroke na. Meron namang, yun doon sa kapitbahay namin sa kabila. Sinabi ng isa kong friend na pinauwi siya ng amo niya kasi naano daw siya, na-stroke siya. Pero alam mo, ilang taon yan? 42 years old lang yun, ha? Tapos yung mata niya dito, pumutok talaga yung basta yung picture. Pero naano naman siya sa hospital. Na-hospital naman siya ng mga ilang araw. Tapos, nang lumabas siya, eh, pinauwi siya ng amo niya. May escort na siyang naano. Meron siyang escort na ibang, naano, na ibang mga Pilipina na pauwi. Para matulungan naman siya. May nag-alalay sa kanya. Inimagine ko sarili ko. Sana hindi ako aabot sa ganang sitwasyon. Hirap. Ang hirap masakit, ano? Hirap magkasakit pag nandito ka sa abroad. Kaya ano ako, pag nararamdaman ko na parang nilalagnat ako, hindi ko na hinintay na ano na lumala pa. Uminom talaga ako kagad ng gamot. Para hindi na ako maano. Hindi na lumalim yung ano, yung sakit ko. Minsan pag naramdaman ko talaga na parang ako sinisipon o kaya inuubo, uminom talaga kagad ako ng gamot sa ubo. Kaya, never ako na ano dito, natrangkaso sa abroad kasi yun. Yun talaga yung ginagawa ko. Pag ano, pag nakaramdam ako na ay, para akong trangkasuhin sa ano, araw na para akong tatrangkasuhin, yan. Kuha lang ako ng gamot doon. Ang dami namin gamot dyan. Kaya, ilang beses na yung mga tao dito, ilang beses na ako nilagpas-lagpasan ng mga sakit nila, yung tinrangkaso sila, inubo, sinipon, ako hindi. Kasi hindi nila alam. Naramdaman ko pala yung sintomas, umiinom na ako ng ubo, yung sa kanila iba eh. Pag hindi pa tumaas yung ano nila, yung lagnat nila na hanggang 38 talaga yung yung temperature. Hindi yan iinom ng gamot, pag hindi na yan. Tapos yung ubo, saka sipon nila, pag hindi yan malala, hindi pa yan malala, hindi talaga iinom ng gamot.
Chape ko naman, grabe naman kayo. Pero ako, Sintomas pa lang, may inom na talaga ako para ayaw, para ano, hindi na siya matuloy. Kasi yun, iniwasan ko yung mahiga ako ng kama. Siyempre, ayaw natin magkasakit pag nasa abroad tayo. Pag, alam mo naman, may trabaho tayo. Saka yung gamot ko, pag may, ano, pag umuwi ang pinsan ko, nagpapabili ako sa kanya. Kasi mas mura doon. Pero ngayon, yung bumalik siya dito, hindi ako nakapabili sa kanya kasi na-quarantine sa ano, sa hotel ng ilang linggo yun. Hindi ako nagpabili, baka makonfiscate yung mga dala niya. Kaya, hindi na lang. Kaya, meron din naman pala dito eh. Dito, pinakita ko lang sa ano, sa drugstore yung balat ng gamot ko. Meron naman pala dito eh. Sabi ko, para akong tanga. Yung pinagtiisan ko talaga yung nag-diet ako, yung inumin ko ng mga lemon juice, yung kung ano-ano pang mga pinagsasabi doon sa ano, pinagsasabi ni Dr. Willie. Oh, yun yung pinagsasunod ko ng mga advice niya. It works, pero alam mo, hindi ko talaga mapigilan yung kumain ng mga bawal kasi syempre, madali ako matukso sa mga masasarap na pagkain, gaya ng mga... yung mga baboy na yun. Diyos ko yung lalo na yun. Mas gusto. Ang sarap pa yan ng ano, ng steam, ano, spare ribs. Ang sarap pa yan ng steam spare ribs. Diyos ko. Basta masarap. Iban ko ba't sarap na sarap ako sa baboy. Kaya nagagalit yung mga kaibigan ko sa akin kasi sabi niya, as kahipon, nako yung hipon, grabe. Yung hipon, alam nyo pag, ano, yung mga isa, dalawang hipon lang talaga yung kakainin ko. Diyos ko. Ang sakit talaga dito. Diyos ko, alam ko talaga. Sabi ko, my God. Tapos meron akong ano doon, kasi meron akong ano, BP monitor. Umabot ko ng 180. 190, my God. 190 over 120. 180 over 90, mga ganun. 120, una, mga 180 over 100, mga ganun. Diyos ko, kinaya ko. Pero kasi sabi nila pag uminom ka ng gamot tapos hindi ka naman ano, hindi mo rin naman ginagawa yung tamang diet, parang wala din doon. Pero parang nakatulong din naman kasi minsan hindi ko rin maiwasan yung matukso sa mga niluluto mong pagkain. Siyempre ako kasi mahilig talaga ako sa baboy. Bakit kaya? O, ito na naman. O, yan. Speaking of baboy. Baboy. Pero ano naman, siya naman yung prito. Pagtanggol yung sarili. Di ba, alin na, alam mo kasi, kakain tayo nito at hindi, mamamatay din naman tayo. Hindi kumain na lang tayo at mamamatay. Pero pag dasal natin, na wag na lang muna tayo, wag lang tayong pahirapan. Yung mamamatay ka na nga, pahirapan ka pa nang makaratay ka na kung ano, yung, alam mo na, yung ilang taon ka pa nag... Bakit yung pinag-usapan natin na? Basta, ako gusto ko pag ako yung mamamatay. Ay, grabe na yung topic ko. Mata ko nakarating sa mga ganun usapan. Pero sa totoo lang, pag ako yung mawala, nawala na lang, parang yun hindi naman masyadong ano, masyadong intense yung ano, yung term ko. Ano? Yung biglaan lang, yung magising na lang ako, yung natutulog na lang pala ako na hindi ako magising. Yun na lang, para syempre hindi lang mahirapan yung mga anak ko, yung asawa ko, o kaya mga kapatid ko. Syempre, alam mo naman, naranasan ko yung nagkasakit yung tatay ko, nagkasakit yung biyanan ko, alam ko nung hirap yung naranasan ng mga tao sa paligid niya na nag-alaga sa kanya. Siyempre, gastos. At least, pag ano, pang natutulog ka lang sa kapagising. Natutulog ka lang sa kainika na gumising, magising. Mas okay yun. At least, hindi kayo nahirapan lahat, di ba? Pero, wag naman sana ganito kaaga. Hindi ko naman hinihingi na ngayon na o kaya bukas na
siguro mga after ano, yung makita ko na yung mga anak ko, ano sila, stable na yung buhay. Yung kaya nila na, yung kaya na ng mga anak ko na, ano, na tumayo sa sarili nilang payong, hindi na, hindi na umaasa sa amin. Kahit mamatay ako kagad, walang problema, at least, no, mamahinga ako ng, ano tawag doon, ano, in peace. At least, ano, in peace ako na, ano, na mawala. At kasi alam ko na nasa mabuti yung kalagayan sila, diba? Kasi alam mo kasi, nung, ano, nung, alam nyo kasi guys, nung bata ako, ano tawag yun? Wala akong takot sa mga, ano, mga risiko-risiko na kung, ano man yan. Hindi ako natakot na may mangyari sa akin kung ano. Nung single ako ha. Pero alam mo yung feeling talaga na ano na mayroon ka ng anak. Mayroon ka mga anak. Kunting ano lang, kunting alam mo na may kunting delikado na alam mo na baka may mangyari sa'yo. Ganyan ganun. Natatakot ka talaga sa sarili mo na ano may mangyari sa'yo kaya mamatay ka. Kasi siyempre, iniisip mo yung mga anak mo. Iniisip ko talaga yung mga anak ko. Paano na pag mamatay ako yung mamaya? Ayoko. Kasi, dati, na-share ko sa yung ano, yung pumunta kami ng Disneyland ng, ano, ng friend ko. Siyempre, yung swing, saka slide, saka yung mga rides yun ang bibilis, saka yung paikot-ikot naman, tapos baba, bigla, ang tawag doon. Yun. Eh, yung kasama ko ay single. Ako naman ay married. Saka kami mga anak. Alam mo, sabi, niyaya ako naman, makiano doon, sumakay doon kaming dalawa. Sabi ko, ayoko, sobrang arte ko talaga. Sabi ko, ayoko, baka mamatay ako. Mamatay ako, may mga anak ako. Ganun talaga sinabi ko. Eh, nangyari, buong araw, nagpa-picture lang ako sa, ano, sa mga view doon, sa labas, sa loob ng Disneyland. Tapos, Disneyland ba yung pinunta namin? Ah, Ocean Park pala yun, hindi yung Disneyland. Ocean Park, kasi pag pumasok ka sa Ocean Park, lahat ng rides free na yun. Basta bumili ka lang ng ticket. Sabi ko, ikaw na yung mag-rides doon. Grabe siya, lahat ng rides, sinakyan niya. Ako lang, hintayin ako sa baba. Bahala na. Basta ayoko may mangyari sa akin. Eh, bahala siya eh. Siya single naman siya eh. Wala naman siyang, ano, mga anak na, ano, tawag yan, na tinitingnan na pag mawala siya, mayroon siyang maiwan ng mga kawawang bata na, alam mo na, kaya nang makauwi kami, kwento ko sa mga, sa, ano, sa friend namin na naiwan dito sa, ano, hindi sa mama. Sabi ko lahat ng radyo sa kaya niya, ako hindi kasi alam mo, no, natakot ako mamatay ko. Eh, paano kung nasira yung, paano kung nasira yung Ferris wheel? Paano ko nasira yung caterpillar, saka mahulog ako doon, saka ganito ganyan, mangyayon, ah! Eh, di, wow! Napaka-wild talaga ng aking imagination. Kaya iniingatan ko talaga yung buhay ko, matumagal lang talaga ako. Kasi, kailangan makatapos yung mga anak ko bago ako mawala. Kailangan talaga stable yung mga anak ko. Ayokong maiwan sila na hindi sila, ano, hindi sila stable. Hindi mananahimik yung aking kaluluwa. Ha? Grabe na to. Busing ko muna to. Sabahin ko talagang lumaan. Grabe. Lahat naman talaga ng karne, yung pinakamasarap. Ayun, ako pa salat ng karne. Yung masarap talaga na, ano, na karne, yung karne talaga ng baboy. Kasarapan talaga ako sa karne ng baboy. Yung kuya. Sa beef, hindi masyado. Ako sa chicken, ako mahilig sa chicken. Ako sa isda, ako mahilig sa isda. Pero pag baboy, bahala ko yun, bakit anong luto. Walang problema. Ayun, ako, mahilig rin talaga ako sa baboy. Kaya yan, talaga, kaya ako, ano, kaya ganun siguro kaya ako na ano, nagkakaroon ng high blood kasi nasa lahi na talaga na ako.
Bilisan mo na. Busog na ako. Parang hindi ko siya buhay. Tunot na. Wala na. Parang wala ng space. Pero masarap. Init na. Mainit na kasi higop na sabaw. Walang ano, at butwa. Busog. Init. Pinagpawisan ako. Pinagpawisan ako sa kaka, ano ng sabaw. Pero medyo masakit ang aking dito. Okay na nga, carry. Busing ko talaga to guys. Sayang. Ako nagluto niyan. Parang laki na ng chan ko ah. Ubusin ko talaga to hanggang huling patak. Diba? Ah, okay. Okay, na-enjoy ba ako sa ating pinto? Ba, pinto, nilulabas siya. Yung guys, tapos na, wala na talaga ang tira, naubos na talaga. Yun, yung evidence. Okay na nung chan ko, grabe. So, sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking... Hindi naman yung mukbang. Yung mukbang ko tawag yun. Bakit mukbang ko talaga? Ang aking ano, hapunan with my friends. Oh, well, hapunan lang. Bakit? Ito ba yung mga friends ko? Ito ba yung mga friends ko dito? Joke. Ay. So, yun na guys. Thanks. Thank you for watching. I hope you enjoy. Baka nag-enjoy ba kayo? Parang hindi naman eh. Parang ako lang naman nag-enjoy sa kakadaldal. Sige na nga. Bye-bye.